welcome to kuz2mize channel. So ngayon ay pamimigay na naman tayong free themes dito sa ating VIVO phones. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, i-subscribe mo na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga free themes at tutorial ko. Alright, let's go! Alright, so ngayon gagamitin natin ngayon is IMOD V sa pag-apply ng themes. Sa lahat ng items version sa pinakambaba hanggang sa pinakamataas na 6.9. Alright, so itong IMOD V na gamit ko is 1.3 version to. Kung gusto niyo makuha yung link niyan, pasok lang kayo sa group ng Teams Underground PH. Search niyo sa Facebook sa group para makuha niyo yung link nito. Ito. Alright, so i-apply muna natin yung themes na ipamimigay natin para makita natin yung mga preview. Okay, bubuksan ko yung IMOD V. And then, hahanapin natin. Bali, nakasave yun dito sa download. Tapos dito sa... sa folder ng free themes. So, ito yun. I-apply lang natin. Yan, pag nag-warning ng ganyan, ibig sabihin may yan yan, may pinky yan dun sa lock screen. So, ang gamit ko ritong items version is low version to. Pwede ko rin naman i-install yung 6.9 at saka 6.8. So, i-apply natin yung themes na rin. Ito yun. So, ayan. Bali, ano to eh. Global themes to, pero ni-remove ko lang, minode ko ng bago, kinuha ko lang yung mga ano niya, pinago ko yung mga icon. So ayan, eto yun. Alright, so titingnan natin ngayon yung preview. Pag hindi gumana yung signal sa taas, pwede nyo i-reboot. Alright, so para makita natin, i-reboot muna natin. A few.
So ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng yung photo frame na yun sa wallpaper. Napakadali lang nito. Bali ito mayroon na itong kasamang templates dito sa Teams. I-edit nyo lang. So ito yung kasama nyo templates. So ganito yung kung paano gagawin nyo. Yung tatlong yung pagsasama-samahin. Galing paano mo! Paano lagay sa gitna. Katulad nito. Yan yung Kyrie. Alright. So, bubuksan muna natin ngayon yung pixel lab natin. Tapos, i-delete lang natin to. And then, pupunta tayo dito sa pang-apat sa transparent natin. And then, image size. Bali, yung image size, yun yung sa screen ng phone nyo. Inari sa akin is 720 by 1440. So ayan, paano nga ba makukuha yung size ng wallpaper nyo? So ganito, i-print screen nyo muna, and then punta kayo sa album, puntahan nyo yung print screen ito, and then i-click nyo tong details nya. May kita nyo dyan yung size, ayun, 720 by 1440. I know yung more details, may kita nyo size. Alright. Pag nailagay nyo na yung size, ngayon, i-import nyo yung, hanapin nyo yung tatlong picture na yun. So, nakalagay yun dito. So, ito, tatlo. Ito muna uunahin nyo, yung pink. Yan, yung solid na to. So,
Ay, hindi, yung size pala. Mamaya muna yung i-set yung size ng ano. I-square nyo muna pala to. Ito muna yung unahin natin. So, ayan. Naka-square na. Then, nalaki na natin yan. Tapos, i-center natin gamit to. So, ayan. Naka-center na. And then, i-click nyo yung photos ito. I-click nyo yan. And then, hanapin nyo rito yung texture. And then, yung folder. Click nyo itong 3 lines sa taas. Tapos, album. Tapos, hanap kayo ng picture na pwede nyo gamitin. Kunyari, ito. Gamitin ko ito. So, tatansahin lang natin yung laki niya. Kunyari yan. Tapos, i-click nyo itong enable para ganyan. So, ayan. Okay. And then, ipapadlock nyo siya. Para hindi nyo nasa magalaw yan. Hindi na magagalaw yan. And then, import ulit kayo. Ito naman yung pangalawang ilalagay nyo. So, i-okay lang na. Tapos, i-adjust na lang siya. Patamain nyo lang yung dun sa edge nung frame. Sakto yan eh. Size talaga yan. Sakot na yan. Higit na lang natin. So, ipapantay lang natin yung dulo-dulo niya. Yan, ganyan lang. At antayin nyo lang yan. Yan. And then, i-click nyo itong nasa ilalim ng 3 dots. Then, itong nasa ilalim ito. Itong bilog na ito. I-click nyo yan. And then, che-checkan nyo. Pagsasamahan nyo ngayon siya. Yan, i-merge nyo siya. Yan, bali magkasama na siya. Ayan, magkasama na. I-adjust nyo lang siya kung hindi kalaki. Kung gusto nyo kalaki o kaliit. Yan, tapos center nyo lang siya ganyan. Magbigay kayo ng alamat dito sa ilalim para dun sa pangalan na ilalagay nyo. Alright, kanyari is kaya din yung ilalagay ko. Yan. Tapos size. Tapos font, harap lang kayo ng font dito. Pwede rin kayo maglagay ng TTF. I-click nyo lang itong plus dito, ito yung plus na ito na folder. I-click nyo lang yan para makapaglagay kayo ng font na gusto nyo yung design. So kunyari ito. Ayan, ito yung ginamit ko. Iba pala ito. So kunyari lang ito. Lagyan natin siya ng higit na lang natin. Lalagyan siya ng kulay. Then, lalagyan natin siya ng stroke. Ito. Scroll na lang yan. Magkita niya naman yung stroke dyan. Tapos, i-emboss natin. Galing mo! Then, lagyan natin ang inner shadow. Idol ka talaga, Lods! White. Yan, dahil putol yung ito, putol yung letter E. Edit nyo lang yan, then lagyan nyo ng space. Yan. Tapos, kayo nang bahala kung gusto nyong lagyan pa ng mga burlolo yung letter. Kanyari, lalagyan natin ngayon ito ng star. Lagyan natin ng star. So, ito. Ay, kakrap ko lang para lumit. Kaka-copy na natin ito. Ayan, i-emboss natin ng konti.
lang natin. Para dyan, ngayon, i-merge naman natin ito lahat. Yan, i-click nito ulit, tapos i-click nito bilog. Checkan natin lahat yan. Then, i-merge natin. Yan, yan. Bali magkakasama na siya. And then, ilalak niya lang siya. Ngayon, lalagyan niya na ngayon yung size ng wallpaper niyo. 720 to 1440. Then, i-click nyo lang dito sa labas. Ayun, i-import nyo naman yung wallpaper. So, ayan. I-fit nyo lang siyang ganyan. Then, lock nyo. Tapos ito, i-unlock nyo. Then, ipuprunt nyo. Galing mo! So, ayan. Lilitan natin siya ng konti. Ayun, bahala kung saan nyo gusto ilagay. So, tingnan natin dito. Tatansahin natin. So, ayan. Sa harapan siya ng dito. Ayan. Okay na yan. Then, sisave nyo na siya. So, ngayon, pag gusto nyo isama sa wallpaper mismo, pag-apply nyo ng themes, ilagay nyo yung ginawa nyo ito. Ito yung ginawa natin ngayon. Ilagay nyo dun sa wallpaper ng themes. Ngayon, i-apply natin to. Yan. Susit na natin ng wallpaper. So, ayan. Nagawa na natin yung photo frame na malinaw at mabilis. So, ganun lang ang paggawa ng photo frame. Dito sa themes na to para bumagay siya. Alright. Alright.